Ano ba talagang dahilan? Ba't hindi matigil-tigil? I think pirma lang ng presidente ang kailangan dyan, hindi ho ba? Correct. Correct. Tama ka dyan. Pirma lang talaga ng presidente, tigil na yan bukas. Oh. Ang pinabandera ngayon ng mga POGO at PAGCOR, no? Dahil PAGCOR ang regulator ng mga POGO, ay yung kita na nakukuha ng PAGCOR dito sa mga POGO. Sinabi rin kahapon na kumikita ang PAGCOR pagdating sa mga POGO. Pero yung kita, isang larawan lang yun eh. Pag titignan mo yung buong larawan ng POGO, katakot-takot na krimen ang nangyayari sa mga POGO. Senator, na-curious ako, magkano'ng kita, magkano'ng pinresent sa inyo para matimbang ng ating mga kababayan, gano'n daw ba kalaki ang kinikita yung ng Pilipinas? Yung malinis na naibibigay sa Pilipinas. Sa PAGCOR, ang kanilang kita ay 8 billion pesos na kukuha. Per year. Ay maliit yung per year. Akala ko naman per month. Kung per month, baka malaki-laki. Pero kaya nga dapat tignan mo yung buong larawan. Siyempre, pag PAGCOR lang titignan mo, mukhang malaki dahil PAGCOR lang. Pero pag titignan mo yung, tama ka, pag titignan mo yung buong kabuuan ng ating ekonomiya, napakaliit. Wala pang 0.5%. Kaya nga. Kung per day, Senator, malaki yun. Kahit per month. Oh, malaki na rin. Oh. Pero malayo eh. Hindi sulit. Correct. Hindi, pero so... Kaya yun ang argumento ng mga POGO na nagbibigay naman kami ng kita sa ating ekonomiya. Pero pag titignan mo yung kabuuan, may krimen. Yung ating mga enforcement agencies, pagod na. Nung isang araw lang, may raid na naman sa Porac, Porac, Pampanga, at na-rescue doon. Nung na-rescue lang, mga 100. Pero ang sinasabi, mga 400 to 500 yung mga nakatakas. Plus, ang nakakatakot doon sa Porac, kung tinitignan ko yung mga news report, mas grabe to dahil mayroon talagang sex din, may torture, at may namatay sa torture, no? According sa mga testimony. So, mas grabe yun. Kumbaga, talagang ginawa ng crime chamber or crime hub yung na-raid sa Pampanga. Ilan lamang ito sa mga naging pahayag ni Senator Sherwin Gatchalian matapos ang isinagawang executive session sa Senado tungkol sa mga POGO at sa tunay na katauhan ni Mayor Alice Guo. Bagamat confidential ang mga napag-usapan ng mga senador at iba pang ahensya ng gobyerno, nagbigay sa Senator Gatchalian ng tatlong bagay na kanyang natuklasan na kabilang sa nasabing closed-door meeting. Tatlong bagay ang napag-usapan namin doon na pwede kong i-share. Kaya tama ka, Alvin, no? Dahil executive session to, hindi namin pwedeng ibigay yung detalye, pero pwede namin magbigay ng broad, yung pinakmalawak na summary. Sige tungkol pa. Sa pinag-usapan namin. Unang-una, dahil ito, lahat ng ehensya na may kinalaman sa enforcement, no? Nandoon ang intelligence agencies, nandoon yung enforcement tulad ng PNP, NBI, nandun rin yung PAOK, of course, no? Siya kasi ang leader ngayon pagdating sa mga POGO raids at iba pang ahensya. So ang unang na pag-usapan at unang punto na matagal namin pinag-usapan doon ay itong POGO, ang galamay niya ay lumalalim na at lumalawak na. At maraming mga enforcement agencies, mga politiko, at itong nakakatakot, pati yung mga local crime syndicates natin, nakikipag-trabaho na sila sa mga local crime syndicates. So meron sila mga foreign to, no? Mga karamihan to, mga Chinese, mga sindikato to, at meron na silang connection ngayon sa mga local na sindikato. Ako kinakabahan na to at kinalabutan ako nung narinig ko ito dahil ibig sabihin, lumalalim na. Itong galamay ng POGO. Mawalan ka lang, Senator. Masingit lang ako. Baka makalimutan ko. Ano po? Yung sinasabi ninyo, yung POGO bosses may connect na sa mga local drug lords? Ganun ba yun? Drug lords? Mga local na sindikato. Oh my goodness. Kasama na doon mga drug lords at iba pa. Talaga kinikilabutan ako. No? Dahil nga, ito yung kinakatakutan natin na lumawak at lumawak. Tama. So, pangalawa? So, yun ang una. Pangalawa, na itong si Alice Guo, merong ebidensya
na konektado siya sa Pogo. No, at klaro 'yun. Hindi ko lang mabigay yung detalye, no, dahil nga executive session 'to. At kaya kampante ang ating mga enforcement agencies na itong si Alice ko ay tawag ko nga enabler, no, naging enabler siya ng Pogo at pagpasok nitong Pogo dito sa ating bansa. At merong ebidensya ang ating mga enforcement agencies pagdating diyan. Okay. Pangatlo, sumasang-ayon rin ang ating mga enforcement agencies na patigilin na itong Pogo. At rinekomenda namin sa national security agencies na irekomenda na sa presidente, dahil ang presidente ang chairman ng National Security Council, na ibad na ang Pogo sa madaling panahon, dahil nga pag lumalim ng lumalim na ang ugat nito, napakahirap na bunutin sa ating bansa. At ang NSC, yung kanilang representative na pumunta, sumasang-ayon rin na itong Pogo na ito ay walang mabuting idinudulot sa ating bansa. So ito in summary, no, ito yung tatlong napag-usapan namin sa executive session. Kaya Senator, babalik ako sa tanong ko, hindi ho ba nakikita ng presidente yon? Ami ko, nakikita nyo. Nakikita ng kanyang task force, ng kanyang law enforcement, kasi under the president lahat yon, hindi ho ba? Bakit hindi mag-isip ang presidente once and for all, tanggalin na yan? Kaya ako, nananawagan ako, Alvin, sa presidente natin na i-band na talaga ang Pogo at huwag nang papasukin sa ating bansa, dahil nakakatakot yung briefing kahapon, yung kanila, kasi malaking perang pumapasok. Bigyan kita halimbawa, itong sa ban-ban, ang pumasok ditong pera mahigit 6 billion pesos. More than 6 billion pesos na hindi nakita ng ating mga enforcement agencies. At itong pera na ito, nagagamit rin sa pagsuhol, sa paglalagay. At sabi nga sa amin kahapon na dahil itong pera na ito, hindi nakita ng gobyerno, pumakalat to sa mga iba't ibang personalidad, kasama na ngayon mga lokal na sindikato. Kaya habang maaga pa lang, dapat i-band na ito, dahil kung hindi, talagang mahirapan tayo pag lumalim at lumalim. At tama ka, kaya nga aking panawagan sa ating Pangulo, i-band na kagad, huwag tignan lang yung isang side ng kita. Tingnan yung kabuuan na nakakasira sa ating lipunan. Okay. Hindi naman maghihirap ang bansa kung tanggalin na natin yan, di ba? Hindi naman. In fact, kaya-kaya palitan to ng mga BPO or technology companies. Kaya-kaya natin palitan to. Ako, tingin ko marami rin sa mga, dahil nasisira yung imahe at pangalan ng ating bansa, marami rin sa gustong pumunta dito, nagdadalawang isip kung nakikita na halos buwan-buwan may nare-raid eh. No? At hindi lang to ordinaryo ang raid. May mga sex trafficking, may human trafficking. Marami rin ang mga matitinong negosyante, and mag-aalanganin na pumunta dito sa atin.